Okay, good evening. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang A3 Boxing TV. Dito po tayo sa Zamboanga City. Ngayon mga idol, pag-usapan natin itong laban ng Martin versus Natapic. Yan ay gaganapin po bukas. Bukas po yan sa dito mangyayari po sa Pilipinas. Akala natin makalaban na si Martin doon sa labas ng bansa eh. Ayun, kung narinig niyo yung boses ko mga idol, paki-comment na lang kung klaro ba yung boses ko para ma-adjust natin bago tayo bago natin ipagpatuloy, no. Marami nga palang salamat sa suporta, no, nung mga nakaraang live natin ay napakaganda po ng resulta, katulad na lang nung Manny Pacquiao. Isa po tayo sa pinakamalakas doon. Naging number one po tayo sa live commentary. At saka, kahit na yung Casemiro versus Acajo, maganda din po yung resulta. At pati na yung Nauya Inoue versus Paul Butler. Maraming salamat po sa ating taga-subaybay na nakisabay sa atin. Yung tuloy-tuloy nyo pong pagsuporta. Marami pong nag-subscribe. Marami pong nag-share sa ating video. So maraming salamat po. Hindi po natin mararating yan yung ano. Kaya nung number one talaga tayo, nung Manny Pacquiao. Bukas ang laban ni Carl James Martin versus yung kalaban nito si Kumrich Natapic. Paano ba ito i-pronounce? Natapic. Kumrich Natapic. Parang mahirap kasi yung ano nitong pangalan. Ano, bago na naman yung pangalan nito. Rua Viking. Dati, ang pangalan nito ay si... Ang Thailand kasi kung sino yung promoter nila, minsan dinadala na nila yung pangalan eh. Yun ang ano ng Thailand. Dati ang pangalan nito ni Kumrich, si ano eh, Tawanrung. Si Tawanrung. Ayo sir, Merry Christmas. Ayan. Unang nag-comment sa atin si Sir Narciso Arciti. Yun, ayos daw. So maliwanag boses natin dyan. Ganito mga idol, bukas po yung laban ni Carl James Martin at saka hindi masyadong pinag-usapan ba? At saka nasanay na kasi tayo, no, pagka ito si Martin ay kadalasan dito sa Pilipinas yung laban. So magla-live sana ako, hindi ko na contact si ano si isabay ko, magkasabay sana kami ni Sportsmanda pero hindi ko na contact dahil hindi ako makapag ano, makapag share, hindi ako maka-message sa ano sa Facebook. Temporary block po ako doon. Hindi ko lang alam kung bakit, no. Hindi ko lang alam dahil siguro sa pag-share ng video. 'Yun siguro yung pagkakaano ko kasi dalawang account talaga yung pinagsabay. Kaya hanggang bukas po 'yun, bukas po ng 9:30. Ayun, maraming salamat po. Ito po si ano, dito po siya sa Facebook, no, si Angelo Idianon. Sa ulit, maraming salamat po sa inyong suporta sa pag-subaybay sa ating live commentary po. Yung sa Manny Pacquiao, naging number one po tayo ng Pilipinas doon sa viewers. In terms of viewers, no? Kasi umabot tayo ng 400,000 mahigit. At saka yung Casemiro, siguro pangalawa ko doon. Marami ding nagla-live pero isa talaga tayo sa sinusuportahan ng ating mga kababayan, no? Kahit kunti lang yung yung subscribers. Boss, shout out watching from Thailand. Ito kasama natin palagi yan si Captain Daniel Duarte. Duarte yan, nasa Thailand yan pero talagang sumusubaybay sa boxing. Katulad ko noon nung pag nasa barko ako, nasa biyahe ako, ay talagang sinusundan natin yung boxing. Idol, Merry Christmas dito naman mula kay Boxing TV Pinoy Channel yan, 123. Siguro napakaganda ng ano, pagka basta boxing content creator ka, may patutunguhan talaga yung channel mo. Idol, Merry Christmas. Kababayan ba natin yan yung lalaban? Shout out natin, Idol, kay Marvin Sarang. Ayun, shout out sa inyo dyan, Marvin Sarang, mula kay Boxing TV, Pinoy Channel. 1, 2, 3. Ay, parang ano yan, parang counting ng knockout. Boxing TV, ayan, suportahan natin dyan. Ang kababayan natin, ito si Carl James Martin ng Ifugao. Ano ba yung dinadala niyang lugar talaga? Kasi ano to eh, Lagawi, Ifugao, Manila, Philippines.
isang 23 years old na binansagang Wonder Boy. Ito si Carl James Martin na isang maraming regional titles na to na nahawakan. Yung laban nila ni Charles Tondo, nakuha niya ang WBA Asia Super Bantamweight title. At saka yung naging Philippines champion siya, no? Philippine Games and Amusement Board Super Bantamweight. Yung nakalaban naman niya yung kababayan na si Rony Baldonado, kung saan bumagsak si Martin doon sa round 2. Ngunit na technical knockout naman sa round 11 itong bata ni Manny Pacquiao, si Baldonado. Etong si at saka tinalo niya si Mark Anthony Heraldo, yung world title challenger, naging challenger ni Ancajas. Yung pinaka ano idol ito nakasama natin dito, yung nailagay natin dito si Burnia versus Martinez. Kasi yung ang IBF super flyweight ay nagbigay ng mandatory fight nitong dalawa, nitong ni Jade Burnia. Kumbaga nagbigay ng IBF orders, IBF World Super Flyweight Championship Fernando Martinez na may 15 wins, walang talo at may 8 knockouts na kailangan niyang depensahan sa mandatory challenger number 1 contender na si Jade Burnia na may 18 wins, walang talo at may 12 knockouts. Yun, napakagandang balita yan, no? Mukhang mauuna pa yata si Jade Burnia. Kailangan ngayong December 29 ay kailangan matapos na yung kanilang negotiation. Kailangan mag-negotiate na sila ngayong December pa lang para maikasa ito, para malamang sa January or February na laban. Matatandaan natin na ang ating kababayan na si Jerwin Ancajas ay tinalo ng dalawang beses nitong si Fernando Martinez. Medyo mataas-taas yung record ni Burnia idol kasi nasa 18 wins siya, pero syempre binabasihan din yung ano nila, yung mga nakakalaban eh. Si Martinez ay sulit na sulit yung mga nakakalaban niya gawa ng nasa ano nga siya, nasa Argentina. Kumbaga makakalaban niya dito ay may mga taga Mexico, yung mga Latino, yung mga nakakalaban niya. Lumalaban din to sa Africa, lumalaban din sa Dubai. Kadalasan sa Argentina, tapos kay Ancajas dalawang beses sila naglaban sa USA. Una sa Las Vegas, Cosmopolitan sa Las Vegas, kung saan natalo si Ancajas by unanimous decision, nakuha yung belt. Tapos nag-rematch sila noong, nangyari yun noong February, sa taong ito lang, 2022. Nag-rematch sila ngayon lang, October 8, no? Yung inaabangan natin, akala natin may world champion na tayo, natalo ulit by unanimous decision. Kumbaga, kinapos talaga si Ancajas. Nakapatama man siya ng mga sulid, pero kinapos talaga siya pag-akyat ng rounds. Kumbaga, nakuha niya yung first round to 1 to 6, halos lahat. Tapos, nakuha naman ni Fernando Martinez ang 7 pataas ng ganun. Kaya unanimous decision, pero napakalayo ng mga decision, 118-110, 119-109, 118-110. So napakalayo ng decision, so halos lahat kay Fernando Martinez. Yun nga, dihado na naman yung kababayan natin. Maraming salamat, no, sa suporta. 200 plus po tayo ngayon nga nakisabay, no, 209. Dito muna tayo. Idol, sabi naman ni Boxing TV TV channel, no. Idol, kababayan ba natin 'yan ang lalaban? Shout out natin na din idol kay Marvin Sarang. Yan, shout out sa inyo diyan, Marvin Sarang mura kay Boxing TV. Pinoy channel. Kababayan natin itong si Carl James Martin at saka si Jade Burnia. Itong kay Jade Burnia ay world title fight, schedule pa lang, no, mandatory pa lang yun. Kumbaga magni-negotiate pa lang sila. Pero itong kay Carl James James Martin kontra kay Kumgrich na Tapich, no, ay bukas na po gagawin. Ang laban ay gagawin sa laban nila Martin ay gagawin sa dito sa Pilipinas. Sa ang exact talaga na location ay sa CCDG Gym Barangay Poblacion La Trinidad. So La Trinidad, I think sa Benguet yata 'yan.
Kung hindi ako nagkakamali, no? Hindi po ba makikita, sabi ni Rochelle Macamay. Bukas pa yung laban. Pre-fight lang muna tayo, Rochelle Macamay. Bukas yung laban ni Carl James Martin. Suportahan po natin to. Isang undefeated na future world champion po natin. Ang dala ni Martin ang kartadang 20 wins, walang talo at may 16 knockouts. Pero hindi basta-basta yung kalaban ni Martin, mga idol. Sa totoo lang, hindi basta-basta ang kalaban to. Kasi isang world title challenger to. Nakalaban niya si Duny Ahas Nietes, yung ating 4 division world champion, no? Si Nietes. Nakalaban niya, umabot sila ng 12 rounds. Kumbaga bakbakan hanggang 12 rounds talaga. Pero itong si Natapich Idol, mga tol, bumagsak to siya kay Albert Pagara. Nung nagharap sila. Yan yung unang tumalo sa kanya. Basahin muna natin bago dadami yung komento. Malakas si Baldonado at matibay. Napanood ko mga laban niya noon. Tama, malakas talaga si Baldonado. Pero nauna nga, bumagsak nga si Martin sa kanya. Kaso nga lang, kinapos, siyempre si Martin nasa ano talaga niya, nasa momentum talaga niya. Sabi ni Ninyo Presto, Ludi, Pinoy ba yung makalaban ni Martinez? Pasigaw naman, Presto family yan. Shout out sa inyo dyan, mga Presto family. O, Pinoy yan, si Jade Bornia. Kapatid niya yung natalo na si Jake Bornia, natalo ni Takuma Inoue. Eto naman, shout out mula kay Captain Daniel Duarte from Maasin, Leyte. Taga South Cotabato, but now reside sa Thailand na. Sa Thailand na pala naninirahan to si Captain Duarte na yung nakikisabay sa atin. Mr. Timeout. Magandang gabi, Idol. A3 Boxing TV. Yan, magandang gabi din sa inyo, no? Mr. Timeout. Salamat nga pala sa suporta. 267 po ang naka-standby. Hindi po tayo masyadong magtatagal kasi sinishare ko lang sa inyo para alam nyo po na may laban po yung ating kababayan. Kasi ang pinakaunang isa sa may chance na maging world champion natin ay itong si Carl James James Martin kung saan marami pong Pinoy na nagsasabi na hindi siya naisalang sa labas ng bansa, hindi daw lumabas. Talagang pinapahinog po to. Gusto pong lumaban. Kaya, ano na po, mga ilang fight na lang. Kung mga dalawa o tatlong fight, world title fight ito. Kasi karga na po ito sa, naging number 7 na po siya sa Super Bantamweight Division. So, contender na siya. At saka sa isang belt naman, number 14, kung mapasok siya sa top 10 or top 15. Among TV. Idol, shout out kami. Okay, dito sa Paranaque City. Yeah, shout out sa inyo dyan. Magandang gabi dyan sa inyo, no? Sa mga taga Paranaque. Maraming taga Paranaque nakisabay sa atin yung last nating live commentary. Eto naman. Eto, Pinoy boxing fan. Yan, nakikisabay sa atin yan. Tagal na tayo iniwanan yan. Talagang sinusupalpal nitong Pinoy boxing fan yung nakigulo. Lalo na yung mga against Casimero. Pinoy boxing fan, Casimero yung ano niya profile yung mga against Casimero. Ako hindi naman ako talaga, hindi ako masyadong nakialam sa mga buhay ng boksingero. Ang inano ko lang, yung accomplishment ng boksingero, lalo na sa boxing. Kaya proud po ako niyan, yung Cuadro Alas, kasi may biruin mo saan tayo makahanap, 3 division world champion. Ilan lang yung nakagawa niyan dito sa Pilipinas? Tatlo lang, pang-apat si Casimero. Duny Ahas Nietes, Manny Pacquiao at saka Nonito Donaire. Kaya ipagmalaki natin yan si Cuadro Alas. Bukas, Idol, ang laban, December 17, 2022. Anong oras po ba? Alasing ko yung oras, Nonoy JV Lipango. Alasing ko yung oras. Ito po ay para po sa kalaman ng lahat. Ito po ay promotion ni Pinoy Boxing Prodigy. Yan, isa sa mga hinahangaan kong boxing content creator. Yan yung mga bitirano na talagang sapul or sulit talaga yung mga content niyan. At saka napakaswabi talaga magdala ng message, no? Isa pong sa pagkakaalam ko, nagpo-promote ng fight, may gym yata yan, tumutulong yan. Baka darating yung araw, gagawa din tayo ng ganyan, no? Kung maka-establish talaga tayo. Sila sulit na sulit po yung subscribers nila, kahit ano yung i-uploads nila. Sulit naman talaga yung uploads nila. Kumbaga, hindi na sila aasa sa mga bagong subscribers, ay talagang suportadong suportado na po yung mga ano nila, yung channel nila, Pinoy Boxing Prodigy.
Yan po yung isa sa promoter sa laban na yan. Ito ang title nila, sinabi ni Pinoy Boxing Prodigy, ay share ko sa inyo para maano natin, share natin sa screen. Share. Pero siguro baka maliit. Hindi lang kaya ako sigurado. Pero mas maganda kasi yung makita nyo talaga. Eto. Maliit siya. Maliit siya. Yan yung inano. Pinoy Boxing Prodigy. Promotion. Talagang promotion yan. No? Bihira lang yan natin ma... Ano yung mga Pinoy... Yan. Ano yan? Vlogger yan. Yan yung mga veterano. Pinoy Boxing Prodigy. Napakaswabi. Mag-ano yan. Magsalita. Magbigay ng... commentary, magbigay ng news at saka updated. Sulit na sulit yung ano, suportahan natin yan, Pinoy Boxing Prodigy. Isa ako dyan sa talagang humahanga sa kanya, no, bago ako naging content creator. So yan si Pinoy Boxing Prodigy. Mga idol, ang laban ay gagawin sa December 17, Saturday po, 5 PM sa CC Gym sa La Trinidad, Benguet. Yan. Promotion ni Pinoy Boxing Prodigy. May mga ano na, may mga boxing content creator, may mga promoter na, may mga promotion na tulad ni Noel Galang, si Kamao TV, siguro kilala niyo yan, no? G&G promotion kay Noel Galang po yan. Sa mga Galang po yung nagdadala niyan. Yan isa din yan sa ano. So yan yung mga pinapangarap ko na sana darating yung araw na sa kasama na yung suporta niyo na isa tayo, lalo na dito sa Zamboanga City. Marami pong boxing hero dito. May mga tumutulong naman dito yung Zamboanga Valientes. Pero dapat marami pa rin yung kailangan ng tulungan. So maraming salamat po sa inyong suporta. No? Kaya baka marating natin yan pagdating ng araw. Balik ko lang sa ano natin sa screen. So yun na nga. Hindi tayo magtatagal dito. Pero live commentary po tayo bukas. Sisikapin natin makakuha tayo ng live commentary kasi sina maraming pupuntang mga ano, mga vloggers, may link tayo niyan sigurado. Maraming pupunta po doon sa ano, sa Benguet. Yun ang napag-usap si kasama ko, si ano, si yung kasama ko si Sports Manda. Medyo naghahangka. Kasama ko si Sports Manda, yan na, pumasok na. Kasama ko si Sports Manda ay pupunta, sabi niya tutulak siya ng dito sa venue sa fight. Kasi kakilala nila yan yung kapatid ni itong Kal James Martin, James Martin la. James palagi yung ano ko, minsan James pa eh. Kal James Martin yung pagpo-pronounce nila niyan, no? Kasama namin sa group chat sa CSCCG yung mga content creator ng CSCCG, combat sports content creator. Yan, kasamahan namin. Kaya maka-communicate kami. Kaya isa sa mga yung mga vloggers ng CSCCG ay sumusuporta dyan. Maganda ang record, sabi ni Pia Kusumay's Cake and Car Arrangement Surprise. Maganda rin ang record ni Natapich sa palagay mo, boss. Kaya ba ni Martin na pabagsakin si Natapich? Ito ay para sa akin ay isang napakagandang laban. So titingnan natin yung mga kartada nila, no, para may highlights din yung mga ano, mga kasamahan natin dito, no, kasi nabanggit na rin yung record. So ipapakita natin yung record. Ito yung record ni Carl James Martin, mga idol. Ayan, 20 wins may 16 knockouts. So maganda, Wonder Boy, 5'6 ang taas at saka batang bata, 23 years old. Kaya nga masabi ko yung isa itong future world champion ng na Pinoy. Kasi masipag to at saka mabait, napakabait daw niya, napakaraming ano niya, mabait at saka masipag talaga sa training. Ayan, si Carl James Martin. So ang ano niya, ang makakalaban nitong si Martin ay si Natapich naman. Ito. So ang record ni Martin ay 20 wins, may 16 knockouts, walang talo. Ito naman si Comrich, napakaganda ng record nito. May 30 wins. Thirty-one wins, 5 losses, 22 knockouts. Yan, tatlong Pinoy ang tumalo nito, mga idol. Si Doni Ahas Nietes, si ang unang tumalo nito, undefeated pa ito, ay tinalo to ni Albert Pagara. Si Albert Pagara lang nagpabagsak nito eh. Pinabagsak nga na Pinoy. Bumagsak siya kay Albert Pagara nung ano pa.
2012, bumagsak siya kay Albert Pagara. Tapos, natalo siya kay Froilan Saludar by unanimous decision. At saka natalo din siya kay Duni Ahas Nietes by unanimous decision. So, malupit din to. Hindi to basta-basta ang fighter, si Natapich. Pero syempre, mas malupit yung Pinoy kasi 20 wins at saka 60 knockouts, no? Dito naman sa katanungan na mapabagsak ba ni Martin, hindi tayo sigurado, pero sa tingin ko lamang na lamang si Martin in terms of skills na ano at saka solid na fighter, no? Pero kung sa experience, grabe yung experience dito kasi isang world title challenger na kailang beses na rin to naging regional title champion katulad ni Martin. So anong oras ang laban, Idol? Alas 5 po yung laban. Bukas dito sa Pilipinas yan. So sikapin natin makakuha ng live. Wala pong advance, walang kulang yung oras niyan kasi Pilipinas gagawin yung laban, oh. Boss, advance Merry Christmas and more power. Maraming salamat din sa inyo, kabayan, oh, diyan sa Thailand. Yan si Captain Daniel Duarte. Maraming salamat sa Merry Christmas din in advance. Good afternoon watching from si Ming Tuma. Watching from Cyprus since ang sino ang nanalo sa si Martin na ba? Ming Tuma, nasa Cyprus siya, no, kabayan. Bukas pa po yung laban, ano pa lang tayo? Ano pa lang tayo ngayon? Balik natin sa screen, no. Pre-fight pa lang tayo kung ano yung posibilidad na mangyari, yung analysis natin, no, sa paparating na laban. Pre-fight pa lang po tayo. Wala pa pong fight. Kumbaga ito pong Martinez at saka Burnia ay coming fight pa lang. Ginagawa pa lang. So inanunsyo lang natin sa ating kababayan, no, nga itong si Jade Burnia na inabangan natin. Kung naalala niyo mga idol, ang last nitong laban ay kontra kay Meneses na nangyari sa Mexico, kung saan nagdrama si Meneses, nasuntok na siya sa likod, tapos wala na, hindi na nagpaba. Late na siya, late reaction katulad kay Akaho, hanggang tinuluyan talaga niya, hindi na talaga siya lumaban. Pero akala niya manalo siya doon, natalo siya. Hindi naman siya tinamaan, daplisan lang siya, pero ang mga sulid na batama ay nasa mukha. Tinuluyan na, tinamaan siya sa likod, pero wala yun, walang lakas yun. At saka hindi sinasadya, no? Walang daplis lang ba? Kumbaga na ano, sa tagiliran ang target noon, pero tinuluyan niya, nagdrama kasi isang veterano din yung Mexican fighter, eh. Kaya natalo siya kay Burnia. So nauso yung dramahan, eh, pag Pinoy yung kalaban. Tama yan, kaya idol kita ay Pinoy boxing fan yan, sabi niya. Shout out po sa dito kay Angel Hiseron. Shout out po dito sa Matnog Basod Camarines Norte Valenzuela family. Yan siya, sa mga Valenzuela family, shout out sa inyo diyan mula kay Angel Hiseron. Sana pareho silang manalo. God bless po. Sana nga, sana manalo. Lalo na itong si ano, Martinez. Isa din yan, no, na inaano natin ka, na matalo ni Burnia. Kasi pang world title yan. Pero si, siyempre, Carl James Martin, para paangat sa ano yan. May paglabanan silang belt, eh. IBF Pan Pacific Super Bantamweight. Yung paglabanan nila ni Carl James Martin. Carl Martin. So, Idol Ricky Gulimlim. Papakita ba, Idol, ang laban ni Martinez bukas? Salamat from Gulimlim family. Live commentary lang tayo bukas katulad nito, pero after the fight, kaya siguradong may post sa Facebook yan kasi maraming Pinoy na vloggers. Kung naalala nyo, bawal po yun ipakita. Kaya yun nga, may vlogger po na kinasuhan, pinagmulta, at saka naging malaki. Pero naayos naman, naging malaking problema po yung panahon na laban ni Martin at saka Balnonado kasi nagla-live. Pero marami ding nagla-live na nakalusot kasi hindi naman kayang pigilan ng ano yan, ng mga pulis yan kasi mga private property po nila yan. Pero ganito kasi yan mga idol. Ang promotion, may mga promoter po, lalo na ito, Pinoy Boxing Prodigy yan. Hindi pwedeng unahan yan kasi ano din yan, eh, boxing content creator din yan. Kaya live commentary lang tayo. Siguro after the fight, siguradong ipopost yan sa Facebook. Ayan, Pinoy Boxing Prodigy. Biruin nyo, talagang tinulungan ni Pinoy Boxing Prodigy itong si Martin na ma-promote. Kami, nagpo-promote kami yan. Mga fights ni Martin, pinopromote namin yan. Ginawan ko ng mga video yan at the same time. Kasi isa din yan na itutulak natin na maging world champion. No? Hanggang 8 rounds lang yan kay Martin, kalaban niya.
Ito, kasi ang fighting style ni Natapis ay sumasabay. Talagang mapuruhan to siya kay Martin. Mapupuruhan to mga idol. Ito, malamang nga, 8 rounds. Or mapaaga pa. Yan, ha? Ronald Francisco, no? Katulong TV vlog. Yon, dito yan sa Zamboanga City. No? Good evening, hermano. Watching from Kulyanan Fire Substation sa Zamboanga City. Ayan, nasa Kulyanan yan. Lagi naming dinadaanan yan at saka pinupuntahan yan. Kasama natin yan. Suportahan po natin channel yan. Suportahan po kayo dito, no? Maraming salamat po sa naka-standby. 270 po. Mahigit yung naka-standby sa atin, no? Maraming salamat po sa inyong suporta. Bihira po yan. Bihira po yan na ano kasi yung ibang nagla-live, hindi nga umaabot ng 100 subscribers, lalo na ganitong pre-fight. 100 yung nakikinig. So, baka mayroon pa pong hindi nakapag-subscribe sa inyo. Isang malaking bagay na po yung pag-subscribe nyo sa ating channel, sa pag-suporta nyo sa ating channel. So, yun na nga mga idol. Ang prediction ko dito ay magandang laban to siya, pero sa tingin ko, babagsak tong ano nito. Babagsak itong si Natapich, itong kay Martin. Kasi kailangan ni Martin yung impresibong panalo para lalong lalapit siya dito sa ano Super Bantamweight yan. Super Bantamweight division ang champion yan si Akmadaliv, Murudjon Akmadaliv at saka si Fulton, Stephen Fulton. Kung saan may mga Pinoy diyan, ang number one contender diyan si Marlon Tapales, tapos pumasok na to si Carl James Martino, number 7, tapos nandiyan pa number 9 si Mike Plania. At saka Janril Casimero. Ito yung ano ni Janril Casimero, Super Bantamweight Division. So Janril Casimero, so kung nanalo siya kaya kaho, simpro tataas yung rankings niya, pero hindi pa siya pumasok sa top 10. Ayun. Kasamahan natin si Jameson Cruz yan, hindi tayo mamimiss niya, no? Good BM Idol, pa-shout out Cruz family from Bulinao, Pangasinan. Yan yung mga taga-Pangasinan diyan, mga Bangos sa Pangasinan at saka Limango. Marami diyan. Gracias sa suporta. Manalayo ko sa ya-aprende contigo, sir. Salute. Salamat din. Gracias. So, yan yung mga salita sa amin dito para kaming mga Espanyol, no? Mahabol namin yung salita Espanyol. Pag napunta ako sa ibang bansa, sa Argentina, dito sa Puerto Rico, sa Chile, sa Peru. Yan, mahabol namin yung salita kasi ganyan yung salita sa amin. Broken nga lang yung sa amin pero pagdahan-dahanin nila talagang mahabol namin. At saka pag kami nagsasalita, maintindihan nila. Advantage sa atin yan, no, yung sa Latin America. Good PM Idol, shout out. Yun, Cruz family si Jameson. No? Cruz family from Bulinao, Pangasinan. Huwag ka sana magalit idol pero kay Martinez at Nantapich ako. Yan, pwede kasi may posibilidad dyan. Siyempre, nakita nating Martinez, Jermin Ancajas, dalawang beses tinalo niyan. Yung napakatagal na Pinoy champion, no? Nadaanan ng pandemic, pagbalik, wala na. Yun, umuli, hindi na kontento kasi ayaw pa ni Ancajas umakyat sa bantamweight kahit nahirap siya sa timbang dahil gusto niyang balikan tong Martinez kasi hindi sila nag-i-expect na si Martinez manalo. Yun, napatunayan ni Martinez na talagang sa kanya lahat yung round 5 pataas, yung resistensya at ang tibay, hindi na alog, sumasalo ng suntok. Kaya dito magkaalaman yan, Jade Bournia. Kaya kung mabigyan ng mataas-taas na panahon, talagang puspusan ang training gawin ni Bournia dito. Dahil nga, kaya nga dito si Jameson Cruz ay talagang ano siya, Martinez. Dahil kasi ang pinagbasihan kasi dyan si Martinez ay parang si Miguel Cotto. Talagang napakasulid, kayang sumalo ng suntok at magbitaw ng suntok mula sa round 1 hanggang round 12, walang pagbabago. Kaya dapat yung paghahanda nitong si Bournia kasi undefeated din ito, kung di niya mapabagsak si Martinez, ay talagang dapat kayang-kaya niya talagang abutin yung 12 rounds. Ayan, at saka ano naman to si, ang pinili niya naman dito si Natapich. Siguro sa experience, Natapich at saka ano at saka yung performance, yung last performance nitong si Carl James Martin. Ilang beses niya natamaan ng mga sulid si Tundo, hindi niya natapos si Tundo. Hindi niya na ano kasi si Tundo mula din yun sa talo
pero hindi niya talaga natapos, no? Solid din yung tundo, pero syempre kailangan kasi kung para pang world class cut, kailangan may pambagsak ka talagang suntok. Nakita niyo yung Duni Ahas Nietes noon na habang tumatagal, mas lalong dumadami yung knockout. Yung pag-uumpisa noon, akala mo walang power eh. Walang ano. Ang problem, ang kagandahan kay Nietes, hindi basta tinatamaan kahit malapitan. At saka talagang napakadali iskura, no? Sapul na sapul yung counter. Yun. Pero hindi ganun kalakas yung mga ano niya. Habang tumatagal na, na-develop niya yung power, ganun yung Nietes sa kasipag sa ensayo. So, ito si Calamis Martin ay na-sparring niya si Ancajas, na-sparring niya si Casimero, marami pang mga Pinoy na mga fighters na nakalaban niya, katulad na lang ni Baldonado na tinalo niya, si Geraldo, Mark Anthony Geraldo, yung world title challenger, no? Ang nakalaban naman niya si Ancajas, yung magiging challenger niya. Yun siguro ang pinagbasihan ni itong si James Cruz na sinantad pitch talaga ay hindi din to basta-bastang fighter, dahil nagmula ito sa ano, napakarami 5-10 siyam na magkasunod na panalo, magkasunod-sunod mula 2018, hindi to natatalo, at isang IBF Pan Pacific Flyweight. So mga regional title, pareho sila ang nahawakan, pero napakaraming laban nitong si Nantapich, itong ano, isang Thailand boxer na mula sa Bangkok, Thailand. Kaya ito nga napili ni Jameson Cruz na ano, may basihan naman. Good evening idol, pa shout out naman from Minglanilla, Cebu, mula kay John Ivan Dumapi. Oh, maing gabi eh sa inyo diha sa tanang mga taga Cebu. Dak ba yan sa Sugbo? John Ivan Dumapi, no, sa Minglanilla, Cebu. Cebu yan. Stamina at volume. Puncher si Martinez. Yan idol, tama. Ka idol, experience ang bintahe ng Thai boxer kontra kay Martin. Tama. Siyempre, kung pipili tayo, doon tayo sa experience fighter. Pero ito kasi isang ano talaga, kaya malaking pagsubok to kay Martin. Kung malampasan talaga niya nito, ay talagang ano to siya, kumbaga malaking makakuha ng buo ang buo ng loob, ba? Makakuha talaga ng confidence dito si Martin na talagang kaya niya maging world champion kung malampasan talaga niya ito. Kasi ito pang isa to sa pang world class na fighter. Pinahirapan si Nietes dito hanggang round 12. Hindi to napabagsak ni Nietes, no? Hindi niya umabot to ng round 12. Ricky Gulimlim. Salamat idol, masagot mo tanong ko. Shout out naman po, Gulimlim family from Binangunan, Rizal. Yan, Binangunan, Rizal. Malapit yan sa yung Santa Lucia. Daan pa Santa Lucia. Yan, Binangunan. Ako idol, eto naman. Ako idol, kahit ayaw ko sa Pinoy boxer, pero pagdating sa taga-ibang bansa, sa Pinoy ako, never ako kumampi sa taga-ibang bansa. Go, 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 Pinoy boxer. Yan, isang ipinagmalaki din natin yan eh. Eto naman, ito, shout out po sa mga Taugama dyan, Taugama Fraternity. Para, sa tingin ko si Casimero, Taugama eh. Mayroon nakita kong sign ng Taugama sa t-shirt niya, yung last niyang laban kay Akaho. Para po sa akin, kaya ni Burnia si Martinez. Mas powerful si Burnia kumpara kay Ancajas. Tama, may mga solid na suntok pang one punch knockout itong Burnia. Na ano, pero ang questionable kasi nito yung tatagal si Burnia dito, no? Kasi si Martinez talagang round 12 fighter siya, no? Talagang ang resistensya. Kaya nga, kung mabigyan pa ng mataas-taas na ano, kahit 3 buwan, 4 na buwan, talagang puspusan talagang training. Patibay sa katawan. At saka yung hangin, hanggang 12 talaga yung bakbakan. Handang-handa dapat. Kailan laban ni Martin? Blue Blink. Ito, no? Kailan laban ni Martin? Shoutout idol from Kuvar. Al-Kuvar yan, Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout sa inyo dyan sa mga kababayan natin, no? Mga kasamahan dito, Blue Blink. Bukas ang laban dito sa Pilipinas, alas 5. Ano po yan? Promotion po yan ni Pinoy Boxing Prodigy. Isang boxing content creator. Yan. Idol, kailan ang laban? Ay, tama, bukas alas 5. Bukas alas 5, si ano lang, si Martin lang at saka si Natapich. Yan, si Comgrich. Nantapich pala yan. Mali yung ano ko, may N pala yan. Nantapich. Comgrich, Nantapich.
mali yung ano ko, hindi na lang natin i-correct kasi saglit lang man tayo, no, para ipaala, ipaalam ko lang sa ating mga kababayan na meron pong fight bukas, si ano, suportahan po natin, panoorin natin, live commentary tayo, suporta po pala sa kayo sa live commentary. Martinez fighting style ay Swakay Burnia, hindi na kailangan maghabol. Correct. Ang isang Martinez ay parang si Miguel Cotto. Katulad nila Marcos Maidana. Kasi ano yan eh, Argentinian yan. Talagang sugod ng sugod, dadaanin ka talaga sa lakas. Basagan talaga yung hanap. So, swak na swak sa kay Burnia. Si Burnia naman may counter, ano siya, umaatake, pero mas maganda yung ano niya, counter punching niya. Papasukin ka, tapos counteran ka, iseset up ka. Yan, thinking fighter to si, ano, si Burnia. Pero ang, syempre, ang ano dito, yung hanggang 12 rounds, no? Hanggang, questionably din yun. Kaya hindi pa kasi natin nasubukan eh. Hindi pa natin nasubok talaga si Burnia. Kasi ang kartada nga nitong si Burnia ay 18 wins, may 12 knockouts. Umabot siya sa mga unanimous decision dito sa mga Pinoy. Katulad nila Roland J. Buendima. Ang kartada nun, 15 wins, 7 losses. Yan, umabot siya ng decision. Split decision naman kay Ernesto Delgadillo. Sa US yun. Naganap sa US. Na ano, pero yung sa may mga Pinoy na lumampas sa kanya, umabot sa kanya sa desisyon. Kahit mga Pinoy, mga kapwa Pilipino, no. Kaya hindi natin ma ano, pero dito yan magkalaman, isang malaking pagsubok din to kay Burnia. Eh kung malampas, yun nga, pareho kay Martin, kay Burnia, kung sakasakaling malampasan nila dito, ay isang malaking bagay yan. Talagang i-level up natin kaagad yan, no. Shout out idol. Sir, sa mga workmate habang kumakain, si Ryan Robles, Gino Arsino at J-Pay Kabab. Yan, shout out sa inyo diyan. Kumain kayo ng marami, sarap siguro ng ulam niyo diyan, no. Tamang-tama lang sa oras, no, 7:24. Kainan. Sabi naman mula kay Said Free Hapa yan sa Tau Gamma Phi Fraternity, 1968 yan, ang tagal na. Dapat lumaban na si Martin sa labas ng bansa para hindi siya magaya ng mga ala boxers na lagi sa Pinas lumalaban. Pero pagdating sa labas ng bansa, talo kasi namamahay. Correct. Ang mga alas table naman ay napakagaling na fighters. Napakagaling. Napakagaling na fighters, no? Napakagaling na fighters itong mga alas table, no? Katulad AJ Bazooka Banal, si Ray Bombom Bautista, marami pa. Albert Pagara. Basta napakaraming mga fighters, pero syempre pagdating sa observer natin, lampas ng round 5, round 6 ay talagang kinakapos. Kinakapos sila. So, kaya dapat laban sa Pinas, laban sa labas, kadalasan laban sa labas talaga para masubok talaga sa kayong paghahanda. Pag boxing fans ka talaga ay pinipili mo ang boxer na kursunada mo batay sa kanyang skills at sa sarili mong pag-analyze. Kahit anong lahi yan, pero man... tama, Pinoy man o dayuhan. Kaming mga vloggers, no? Kaming mga kasamahan ko, no, sina dito sa boxing mga boxing content creator, ang grupo namin ay CSCCG, itong Combat Sports Content Creator Guild, ay talagang ano kami, nahati din kami. Nahati kami, pero ang kadalasan talaga sa amin, dahil nga lalo na yung mga kasama ko ay napakatagal na, sina ka-brother, Filipino brothers, sina Kamao TV, sina Joey Boy Boxing, yan yung mga veterano dyan, kahit si Silver Voice nandyan, kasama namin yan, no, sa grupo. Ganito yan, ang kadalasan talaga ay realidad yung pinapanood nila, pinagbasihan nila. Kung ano talaga yung makatotohanan ba? Kung ano talaga, lalo na si Kamao, talagang makatotohanan yan. Kung ano yung makita niya sa fighter ay yun talagang sinasabi niya. Siyempre, gusto nating manalo ang Pinoy, pero in reality, nakita natin yung advantage at saka disadvantage kung talagang boxing lover ka. Hindi yung papabura natin dahil kalahi natin. Gusto nating manalo, gustuhin, pero sa ability yan, para naman maghanda din yung ating kababayan, no? Makita natin yung ano. Kaya kami, nahati din kami. Nahati kami, lalo na sa laban ng Casimero. Lalo na sa laban ng Casimero in a way, lalo na. Pero pag yung Akaho, talagang lamang na lamang si Casimero doon. Panalo si Martin, sabi ni Jimboy Molino. Diyan, kaya lang si Burnia ay mahirapan siya.
malakas si Martinez, baka matalo pa siya. Yun nga. Oh, yan, reality yan, oh. Reality yung mga nakikita. Wala yan sa lahi ng boxer. Kung talagang boxing fans ka, correct. Sabi naman Jameson Cruz kanina, sabi ni Jim Boy Molino na ano. So maraming salamat po no sa ating taga-subaybay na sa Facebook po na nakaantabay. Maraming salamat sa pag-share. Hindi ako maka-share, hindi ako maka-comment. Gusto ko mag-comment dito, hindi ako maka-comment sa Facebook. Kasi nung last na live, nagulat ako, hindi ako maka-comment. Di makapasok yun pala, ay temporary block po ako ng Facebook sa Messenger. Temporary block ako, bukas pa bubuksan yung ano natin. Yo, dalawang account ko, talagang temporary block kasi itong Pinoy Boxing at saka A3 Boxing TV, no, yung personal account ko, temporary block. Na ano sa dahil sa pag-share yon, share ng video. Wala yan sa lahi, sabi talagang boxing fans ko yun, sabi no. Sabi ni Jameson Cruz. So, maraming salamat, umabot tayo 300 mahigit no na naka-standby pag ganito. So, naisip ko nga dalas-dalasin natin yung pag live commentary pag pre-fight post fight live commentary dahil marami pa lang taga-subaybay sa atin at maraming nagtitiwala sa atin, no? At saka, pag may mga magagandang laban, eh syempre, kailangan ko rin yung ilalive dahil mahal po itong, ano, may 1,000 mahigit po yung, ano, yung StreamYard. Sa gusto po mag-live, gusto nyong pasukin yung pag-live commentary, no? Pagla-live. Ito po, gamitin nyo itong StreamYard. Itong StreamYard ay may free. Free siya na kung isa lang yung channel gagamitin mo, katulad sa Facebook at saka YouTube, pwede ka mag-live, libre lang. Free, i-type nyo lang, StreamYard, download nyo. Pwede nyo pong makausap yung StreamYard to StreamYard. Maliwanag po dito kaysa Messenger, kung gamitin nyo yung StreamYard. Pero kung gusto nyong ma-live siya sa YouTube at saka Facebook, kung gawin nyo na talagang mga content, katulad ng content creator, babayaran po natin $25 per month po. Kaya kailangan per month, magla-live. Mga nakaraang buwan eh nagdididak-didak lang to sa akin, pero dalawang live lang ako. Ngayon medyo malakas-lakas tayo kasi Pacquiao, Acajo, Casimero, Acajo, Pacquiao, Yu, malakas. Malaki-laki din yung kinita ko doon. Malaki din yung ano, bawi-bawi. At saka Inoue, ano pa? Inoue Butler. So kasamahan ko talaga si Sportsman da at saka si Dewey Boy Boxing TV, yan yung mga veterano sa nasa Manila base tayo sa Zamboanga. So yan yung tinatawag namin The Big Three Podcast. Kaso nga lang medyo nagtrabaho kasi yan si Dewey Boy. At saka ngayon hindi ko sila makontak. Supposed to be kasama ko sila, i-invite ko sila, pero hindi ko sila makokontak. Nakaraan in-invite tayo na Sportsman da na mag-ano kami live commentary. Pero wala naman si Sportsman da ngayon, sa pagkakalam ko bumiyahe papuntang Benguet. So dapat kung magbiyahe 'yon, matagal-tagal din 'yon, siguro nasa 8 hours din siguro, 6 to 8 hours ganun, eh umalis na 'yon kanina. Dapat may kuha na sila ni Wonder Boy ng ilaban sa labas bansa. Sir, tama. Kinuha naman sila ng ano eh ng promotion kasama sa promotion nila Donaire. Kinuha to si Wonder Boy. Sana nga may kasi ano na siya, top 7 na siya sa super bantamweight. Ano na siya, contender na. Ito, dadaanan talaga ni Martin to kasi IBF Pan Pacific to, super bantamweight. Kailangan niya itong labanan dahil isang belt to, ito ay nakakatulong sa pag-akyat ng rankings. Sa rankings niya sa IBF. In which ang champion diyan, si Namurudjon Akmadaliv at saka si Stephen Fulton sa 122 pounds. So, 7:30 na po. Iyan yung inano kong oras. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Kahit marami pa pong nakastandby sa atin, ay kailangan na nating iano kasi may lalakarin din ako 7:30. So, hindi ko inakalang ganito po karami yung maka-standby sa atin, no? Sa ulit, maraming salamat. Ito po ang A3 Boxing TV po dito sa Zamboanga City. So, may tanong dito si Fred Pogi. Idol, saan na kaya yung mga Pinyalusa Brothers? Ang mga Pinyalusa Brothers na si na Carlo Pinyalusa, Dudy Boy Pinyalusa Jr. at saka yung isa pang Pinyalusa ay sa pagkakaalam ko, nag-aral sa Amerika eh. Doon na sila nag-training. At saka yung mga sinakal Pinyalusa, ano na eh. Yung address nila, US na eh. So, maganda yung ano nila doon. Siyempre, yung mga Pinyalusa Brothers na yung mga senior, si Duda Boy Pinyalusa Senior, Jerry Pinyalusa, meron isa pa rin yun, Jonathan Pinyalusa ba yun, ay talagang nagbawaksing sila pero naghirap.
Ito namang mga anak ay nagbo-boxing. Medyo maganda nga yung record. Maganda yung knockout percentage. Maganda yung style. Kasi puro world champion yun. Pamilya world champion yan. Nasa US, sila Carlo Pinyalusa. Ano sila eh? Yung address nila, ano eh? Tingnan ko ha. US eh. So, sa pagkakaalam ko, nag-aral ng maayos to sina Carl Pinyalusa, no? Sina may Carl Pinyalusa pa. Ah, may Carlo. Carl pala. Carlo Pinyalusa. Kumbaga, Dudeboy Pinyalusa Jr. US based kasi yung US kasi yung mga ano nila, mga address nila kadalasan, no? Dudeboy. Sa US yung ano nila, yung address. So, ibig sabihin, nakapag, ano nang maayos, nakapag, oh, residence sa Maryland, USA, si Rockville. Sa Rockville, si Dudeboy Pinyalusa Jr., 19 wins, 15 knockouts. Dugong kampiyon ang ano yun, bansag nito. Biruin mo, walang talo yan, 15 knockouts, 19 wins. So, at saka batang-bata pa. Pinapahinog ng ano yan, pinapahinog ng tatay nila ng ano, or nagtrabaho ng maayos doon, or nag-aral ng maayos. Magagaling yan, mga Pinyalusa. Yung isa naman, si Dave Pinyalusa, ano lang, may isang talo or ano, decision lang yon. Kadalasan kasi, pero US-based kasi, US na yung ano nila, mga address. So hanggang dito na lang po ang A3 Boxing TV. Ayaw ko pa sanang umalis, pero tapos na yung pinag-usapan natin, no, itong ano na to. So hanggang sa susunod, baka bukas. Bukas po, ano po tayo? Kasi hapon yan, wala tayong ginagawa niyan. Live commentary tayo niyan. Pagka sa gabi, uploaded na yan. Hindi yan pwede yung pangunahan kasi Pinoy Boxing Prodigy promotion yan, isang content creator. Kaya, bawal po yan, anuhin, bawal po yan may magla-live doon na yung pangunahan. Katulad dati sa, may kaso nangyari doon kay Martin dati, kontra kay Baldonado. So maraming salamat po. Signing off na po ang A3 Boxing TV. Hanggang sa muli, mga idol.